Hi, nakita ko kasi itong mga papel na to. Nung nag-aaral ako doon sa STI, sa SENA, meron kami mga yung introduction yung tungkol sa sarili mo pag mag-apply ka ng trabaho, tapos yung pananamit. Tapos nung nag-aaral din ako ng programming, meron kaming yung mga pag mag-apply ng trabaho din, paano yung pagsagot sa mag-i-interview, and naalala ko din yung sikiyan, no? Doon sa meron tiyatawag na 3-person test kung ako ba'y magiging manager, kung ako yung mag-i-exam, mag-i-interview sa'yo, ilalagay ko yung sarili ko doon sa kanya. Karapat dapat ba akong pumasa doon sinapayan ko as computer technician. And may ano magaling magpaliwanag, hindi ko lang maiayos yung kwento ko. Pero nung ako ay nag-research tungkol sa mga interview, panood ko ng mga video dun sa YouTube, paano pumasa sa interview, tapos yung iba, yung printout ko pa, tapos yung mga sari-saring lista ko. Kilakat yung ilong ko, ah. So, may mga ganito, oh. Ayan. Ayan na nga. Ayan. Tapos, yung mga... Ito pa. Ayan. Yung mga ganito pa. So, ngayon pa. Ang pangit kong sumulat. Pansin na po. Mga ganyan. At ganyan. Tapos yung mga ganito. Tapos yung mga ganyan. Tapos yung mga ganito pa. Tapos yung mga ganito pa. Tapos yung ganito pa. Tapos ito pa. Tapos ganito. Tapos ganito. Tapos ganito. Ang dami kong sinulat nun. Pero sa awa naman ng pagkakataon, nakapasa din naman ako sa interview. Kasi ang in-exam ko nung nag-apply ako ng trabaho, ang dami. Tapos yung exam, meron na silang meron silang parang nakalaminate na pag yung exam mo, yung exam ko, bibilangan niya lang yung sagot. Parang ihiyan na lang yung ito yung exam. Yan, ito yung sinagutan ko. Tapos yung meron silang dinidikit doon, tapos binibilang na lang yung check. Yung mga tama. Ang galing. Ang bilis agad ng na kung pumasa ka sa exam, sa test nila, tapos mayroong interview, tapos may pangatlong interview hanggang makarating ka dun sa pinaka-manager, yung HR, yung ganun. And experience ko yun, na nag-apply ako ng electronics, tapos nung nag-apply din ako as scholarship, may interview din ako, tapos yung nag-apply naman ako sa call center, hindi na ako na-interview kasi okay naman yung resume na ginawa sa akin ni Maricel. Hindi ko siya makalimutan. Sa dalawang pages na yun, yakang-yaka, approve agad ako, na-hire agad ako. Hindi ako magaling sa English, pero ito yung mga sinulat ko. Laking tulong talaga yun nung nag-research ako sa YouTube, tapos nag-research din ako sa Google. Tapos yung mga, kailangan talaga mag-notice ka talaga, eh. Na ano ko to, yung kagaya ko, describe yourself in one word. So, incredible. Yun, naalala ko yan. Tapos si genuine. Tapos yung achiever. Quick. Yan. What is the difference between better confident and overconfident? So, mga ganun ba? So, what irritates you about coworker? Siyempre, naniniwala ako sa teamwork. Yan.
talaga yung ano, yung maraming mga ganun tanong na bulukos existence eh. What was the biggest mistake of your life? Yan, ano nga ba? I ever made to work was my first ever job 5 years ago. Now, kulang yung sagot. What is your greatest fear? Public speaking. Very giving my presentation challenge for me. Ay, hindi ako magaling sa public speaking. Do you consider yourself successful? I feel successful with continuous progress when I meet my short term as well as long term. Bulok talaga ako sa English, grabe. Yan. Where do you see 5 years, ano, where do you see yourself in 5 years? May mga ganun kami nun sa, ano, sa programming. Naalala ko talaga na encouraged lang talaga ako nun. Pero nung magsama ko kay ma'am, talagang nahirapan ako sa English speaking. Sa English, kasi nga, bulokos talaga, as in bobo. Inaamin ko naman yun, pero talagang ano, talagang medyo yung teacher namin medyo strict talaga siya sa English, pero nakapasa naman ako sa awa ng pagkakataon talaga. And yung time na nag-ano ako nun, nag-apply ako sa Jollibee, hindi ako natanggap kasi nga bulukos din ako nun, pero nag-apply ako tapos may exam din. Gusto ko nga yung ano eh, gusto kong may babalik ko lang yung nakaraan ko, kabataan ko, siguro gusto kong maging crew. Ayan. Ano lang kasi ako, pamali-mali ba? Hindi ako na, parang nung bata ako, nabully tapos parang, ayun. Siguro hindi ko na-develop yung sarili ko yung ano, yung medyo tarantahin kasi ako yun. Pero kahit pa paano, maganda pa rin yung kwento ng buhay ko kasi naging successful naman ako sa yung mga konting ano yung pagsisikap ko sa buhay ko. Na-experience ko din na magtrabaho, magtinda, sa kalye. Na-experience ko din yung may humanga din. Ah, magaling ka pala mag-sales to ka. Naalala ko nga, may isang tao na nakakilala sa akin na nagpapagawa, ano, nakakita niya. Uy, pag ano, punta mo ako sa bahay namin, pasyalan mo kami dahil ayusin mo yung computer. So, talagang, sige, punta ko po kayo, at least pag-usapan, talaga bubunta talaga ako. Kahit gaano kalayo. Yung kasing naglakad ka, yung sumakay ka ng nag-commute ka, tapos merong, yung isa naman ay nakasasakyan, pares din naman ng ano yun eh, pares kayo makakarating sa paroroonan mo. Yung nga lang, magkaiba. Yung isa, nagbayad ng pamasahe, yung isa naman, may sarili sa sasakyan. Pero pares din naman yun eh, makakarating kayo sa patatunguhan. Ako kasi pa, maga pa akong dumating. Yung natulog ka sa matigas na higaan sa kawayan o yung papag na kahoy doon sa kumpara naman doon sa malambot na higaan na nakakama ka, pares lang naman yun, pares din naman ng ano yun kasi pares kayo nakatulog, yun lang yun. And nakikita ko lang na noon dati mahina ako sa pag-aaral, pero nagpursige din naman ako na makatapos. Talagang tiyagalan talaga. Sabi ko nga sa 1 to 10, lagi lang 5 yung score ko, tapos minsan 7, kung di pa ako mangungopia doon sa klase ko, hindi pa ako magiging makaka-score ng mga 9 sa quiz. At saka nung interview niyan, tsaga-tsagaling naman ako. Hindi talaga ako magaling tayo sa English, talagang bulukos talaga ako. Pero at least nakapagtapos din ako pag-aaral kasi nung kapanahon ako ng high school ako, talagang puro 75, 76 English talaga. As in, talagang totoo naman yun. Hindi ako masi, ano, yung bandang huli na lang, nagtsaga na lang ako. Pero pag tanggal ko yung pustiso ko, kasi na, ano ba, na pag nagsasalita ako na, ano yun, naiiba ba yung, ano, hindi ako, utal-utal pa nga ako eh. Pero sa awa talaga ng, ano, ng panahon at saka pagkakataon talaga, nagtsaga pa rin ako kasi kung ikukumpara mo ako dun sa kapatid ko, magaling magani, magaling mag-talkish yun, magaling sa salita yun, talagang mas magaling talaga sa akin. At saka
walang wala akong binatbat talaga. Pero yun nga lang, hindi, siyempre ako may titulo ako, mayroon akong certificate, may training ako kumpara sa kanya na uwi doon lang siya sa gawain. Siya nga nakapagtrabaho nga sa sana sa Chinese, yun. Ako hindi ako nakapagtrabaho doon. And then siya, magaling siya sa mga ganun. Magaling din siya magkutengteng ng mga radio, TV, may alam din siya. Pero yun ang pagkakaalam ko talaga. Pero sa Katibayan, yun, doon ko siya talo. Doon ako meron papakita. And nakikwento ko lang to kasi nung time na kabataan ko noon, ang gusto ko talaga magtrabaho sa mga fast food, wala akong bakery, yun ang pinakamahirap nun. Tapos kulang ako sa certificate, kulang ako sa mga papeles, kaya hindi din ko nagawa siya talaga. So yun lang, and bulokas talaga ako sa English, pero ano man, aral lang, aral lang.